Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. I'm Miss Rochelle from ICC Kuwait and welcome dito sa ating live update. Ayan, so para sa lahat ng mga kababayan natin na nais na makapagtrabaho or gustong magtrabaho bilang isang receptionist, data encoder, document controller, administrative staff, executive secretary or kahit anumang position sa office po, no, and kailangan nyo ng computer skills para i-add nyo sa inyong CV na yun, proficient na kayo sa paggamit ng mga computer applications. So, ito po yung chance natin dahil open for enrollment po yung ating August batch po, no, ng computer secretarial course. So, dito, sa ating computer secretarial course, from basic to professional level is matutunan po natin dito or magiging certified tayo sa paggamit ng computer applications tulad ng Typing Master, Windows 11, Microsoft Word, Microsoft Excel, at Microsoft PowerPoint. So, dito, kahit wala pa tayong idea or background kung paano magamitin yung computer, is pwede po tayong mag-enroll. Or kung gusto nyo lang i-enhance yung inyong computer skills, is pwede rin siya. So, dito, no, is magkakaroon tayo ng opportunity na magkaroon or magiging professional sa paggawa ng resume natin or CV, agenda, cover letter, meeting minutes. Ayan, so ito yung sa mga Microsoft Word po, no, na matutunan po natin, yung sa mga documents po na kailangan natin na matutunan, like sa vacation letter and quotation. So, sa Microsoft Excel naman, matutunan natin dito yung professional sa paggawa ng invoice, FIBO chart, salary sheets, VLOOKUP, attendance, purchase order, and marami pang iba. And of course, sa ating Microsoft PowerPoint, matutunan natin dito yung 3D infographics, slide design, Facebook advertisement, pie chart, and slide animation, and marami pang iba. So, ito lang yung mga matutunan po natin dito, and meron pa pong iba po, no, sa mga, like sa Microsoft Word, ang dami natin na matutunan dito kasi mas magkaroon pa tayo ng skills kung paano ba natin gamitin talaga or paano tayo gagawa ng mga documents po, no, na within sa ano talaga natin. Like, dito kasi pwede kang mag-ano eh, halimbawa hindi ka pa talaga marunong kung paano ba i-convert yung documents to PDF and then paano ba maglagay ng mga designs like sa color or sa text natin, paano palakihin, paliitin. So, dito, matutunan niyo po siya sa ating computer secretarial course. And lalo na kung ikaw is nagtatrabaho na talaga sa office po, no, and kailangan mo talagang i-enhance yung inyong computer skills, so ito na po yung chance po natin. Kasi mas maganda po talaga na habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa is in-upgrade natin yung sarili natin, bali magkaroon tayo ng professional development or self-development po, no. Kasi ito yung magiging way po natin or magkakaroon po tayo ng chance na makapagtrabaho sa mas magandang trabaho. Kasi yung pag-i-enhance natin ng skills natin, ito yung stepping stone natin para magkaroon tayo ng mas magandang opportunity pa. Okay, so kung nagbabala kayo na mag-change ng trabaho po, no, and ito yung kakailanganin ninyo sa umpisa pa lang, so mas maganda ngayon pa lang kung nakikita nyo man tong live na to, napapanood nyo man, so mas maganda na ngayon pa lang is i-enhance natin or mag-ano tayo, mag-invest na tayo ng skills po na magagamit natin in the future once tayo is mag-apply ng trabaho. Okay, so yun, ang kagandahan po dito sa ating computer secretarial course, kasi kahit every day off lang kayong mag-attend ng klase is pwede po siya, kasi flexible yung schedule. So, pwede tayo makapili ng araw at oras kung kailan kayo mag-attend ng klase, basta office timings po namin. So, pwede po tayo mag-attend 2 times a week or 3 times a week, 2 hours every classation po yan. Or kung every Friday lang po yung day off natin, meron din naman tayong schedule na every Friday kasi open naman po kami ng every Friday po. So, kahit sino is pwedeng mag-enroll as long as meron tayong desire na magkaroon ng computer skills and kung kayo is nagbabalak na magtrabaho talaga sa office work, ito po yung kakailanganin natin. So, hindi na po natin kailangan ng, wala po tayong educational background na kailangan, walang height limit, walang age limit, kahit sino is pwedeng mag-enroll po, no? And ang kagandahan dito is dalawa lang po yung requirements natin, civil ID nyo, front and back copy, picture, 2x2 or selfie picture, kung wala po tayong picture is pwede na po tayong mag-picture dito sa office po, no? And kung kayo naman is nasa outside sa Kuwait po, no, like nasa Qatar, sa Dubai, Jordan, Lebanon, or kahit sang bansa man, is pwede rin po tayong mag-enhance ng ating computer skills dahil available po yung ating computer secretarial course through online live interactive class via Zoom po. Okay? So, yun, kung may mga questions po tayo, pwede po tayong mag-comment down below at para masagot ko po yan lahat. So, ayan. So, may comment si Ma'am Kia May. Ma'am, may online school po ba kayo?
Yes po, available po yung ating online live interactive class. Via Zoom po siya yung klase natin. So, dito sa computer secretarial course, kung kayo po is mag-online class po tayo, no, is at least meron tayong laptop na magagamit sa pag-aaral po. Kasi yung pag-aaralan natin is tungkol sa computer. Okay, so from basic to professional level is matutunan po natin dito yung computer secretarial course or computer skills natin. And ang kagandahan po dito, no, sa ating computer secretarial course, kasi ito po is CPD approved na po yan from UK po. So, napakagandang advantage po ito once tayo is mag-a-apply sa office work. And kailangan, kasi itong ano natin, pag-invest natin ng skills natin, isa siyang achievement. Kasi ilalagay po natin sa ating resume or CV na proficient na tayo or certified na tayo sa paggamit or paggamit ng computer applications po. Okay? So, yun. Uulitin ko po itong ating computer secretarial course. Ito po is flexible yung schedule ng klase. So, anytime po, pwede po tayong mag-attend as long as office hours namin. Pwedeng every day off lang, pwedeng every Friday, pwedeng 2 hours, 3 hours, or kaya ay 4 hours po. And yung requirements naman natin is at least meron tayong civil ID or any valid ID. And of course, kailangan lang natin na meron tayong laptop na magagamit sa pag-aaral kung kayo is mag-a-attend ng online class or kung kayo po is nasa outside sa Kuwait like sa UAE or sa Qatar, sa Lebanon, Jordan. And of course, marami na din po kami mga estudyante na nasa Hong Kong po, no? Sa Taiwan, sa Brunei. Hello po sa inyong lahat, sa mga graduates din po natin dyan sa Hong Kong, sa Taiwan, Malaysia, and Brunei. Kasi si ICAC po is international po siya, nagbibigay ng mga courses offered po para sa lahat ng mga OFW na nais na makapagtapos ng kanilang pag-aaral or kaya ay gusto nilang mag-invest ng skills po, no? Lalo na dito sa computer secretarial. Kasi itong computer secretarial course natin, naka-design talaga siya sa lahat ng mga kababayan natin na gustong mag-invest or gustong magkaroon ng computer skills. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon is halos lahat talaga ng mga company po, no, hinahanap nila is at least meron tayong computer skills, proficient na tayo sa paggamit ng computer application. So, kung isa po kayo sa mga nagpaplano or gustong makapagtrabaho bilang isang receptionist, data encoder, document controller, admin staff, executive secretary, or anumang position sa office work po, no? So, yun, grab this opportunity na makapag-enhance tayo ng computer skills natin na magagamit natin in the future once tayo is mag-apply ng trabaho sa office work po. So, yun, para sa ibang detalye, pwede niyo po akong tawagan or i-message sa aming WhatsApp number, +965-99-302-850. And of course, para sa lahat ng mga eksanyan natin, lalo na sa mga OFW din dito sa Kuwait po, no, kung kayo po is gustong magpa-pick up or mag-send ng DHL po, no, or documents ninyo saan man sa mundo, kahit kung sa Pilipinas man, meron kayo pa-pick up doon or ipadala ng mga documents. Ayan, so pwede po tayong magpunta dito sa office namin kasi meron po tayong DHL offer po din, no. So, nagbibigay din kami ng service for para magpadala ng inyong mga shipment po, no, sa Pilipinas man or ipa-pick up yung inyong documents galing sa Pilipinas po. So, yun, mag-message lamang po tayo sa aming WhatsApp number sa nabanggit ko kanina and ilalagay ko din siya dito sa description box po natin, no. So, message lang po kayo sa aming WhatsApp number. Ayan, so, para sa lahat ng mga detalye na nais ninyong malaman or kaya ay mag-comment down below lang po kayo dito sa ating comment section and sasagutin po namin lahat ng inyong mga katanungan. Okay, so, yun, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsubaybay dito sa aming live update. Ayan, so, ako po muli si Ms. Rachel, ang nagsasabing ICAC is your partner in success. Thank you and see you soon dito sa ICAC. And of course, ayan, so, habol ko lang pala, ngayong darating na Friday para sa lahat ng mga eksanyan natin, so, meron po tayong ICAC get-together po, no? Sama Summer 2024. So, yun, kung may time kayo, pwede po tayong mag-join sa ating get-together po, no? And yun, contact nyo lang yung mga instructor para makapag-join tayo. And of course, yun. So, kung meron kayong ICAC t-shirt, so yun na lang po yung susuotin natin. Or kung kayo is health and social care na student or caregiver student, so kung meron kayong uniform, pwede po tayong mag-uniform po. Okay? So, yun, suotin nyo lang yung ICAC t-shirt ninyo or uniform ninyo para makapag-join tayo. Yung ano natin, get-together natin is 1 PM to 3 PM po siya. Okay? So, contact nyo lang yung instructor niyo. And yun, see you soon dito sa ICAC. Thank you and God bless.